Ilang araw na rin ang nakalipas nung naglaban ang barangay Ginebra at Bay Area Dragons. Ilang araw nga din naging usap-usapan ang laban na ito dahil sobrang ganda kasi talaga ang pinakita ng Ginebra. Huwag natin kakalimutan na walang talo ang defeated ng Dragons bago laban na ito. Pero hindi nga yung pinansin ng Ginebra at tinalo pa rin nila mga ito. Maraming fans nga nagsasabi na ito daw ang pinaka-the best na performance na pinakita ng Ginebra dahil nga maliban sa konti lang ang mga errors at turnovers nila, sobrang ganda daw ang ball movement, ang rotation at pati na rin ang chemistry nila. Si Justin Brownlee ang pinakabumuhat sa Ginebra para sa laban na ito dahil halimaw talagang pinakita niya. Hindi na nagulat ang ilan sa mga Ginebra fans dahil sanay na sila makita na umi-score si Brownlee na mahigit 40 plus points. Ang nakakabilib lang dito ay talaga lumilitaw ang lakas at galing ni Brownlee kapag magagaling ang mga makakalaban niya. Parang mas ganado pa nga siya maglaro kapag alam niyang powerhouse team ang mga nakakalaban niya. Hindi talaga siya natatakot makipagsabayan at mas lumalakas at gumagaling pa nga talaga siya. Samantala, ayon sa iba't ibang mga source, sobrang bumilib daw talaga ang Bay Area Dragons sa pinakita ni Justin Brownlee sa naglaban nila. Ngayon alam na nga daw nila kung bakit super import ang tawag sa kanya na lahat ng mga fans. Ayon pa sa mga source, hindi daw inaalis o tinatanggal ng Bay Area ang posibilidad na kunin nila si Justin Brownlee bilang import nila sa future. Para sa mga hindi nakakalam, pumirma na daw ng 10 years contract ang team na ito sa PBA. Kaya malamang sa malamang ay permanent team na ito kada Commissioner's Cup at pati na rin sa Governor's Cup. Kung ako naman ang tatanungin, sa tingin ko ay malabong pumayag si Brownlee na tanggapin ang offer na ito ng Bay Area dahil kahit sobra laki ang ibabayad sa kanya, ibang klase pa rin talaga loyalty niya sa Ginebra. Kung matatandaan niyo pa, napakaraming team sa ibang bansa ang gusto siyang kunin at gawing import pero hindi nga siya pumayag dahil mas gusto daw niya maglaro para sa Ginebra. May mga pagkakataon na pumirma siya sa ibang mga teams pero sinakto muna niya na All-Filipino Conference kung saan hindi pa naman siya kailangan ng Ginebra at hindi talaga siya pwede maglaro. Nakakabilib talaga ang loyalty ng player na ito at hindi na ako nagtataka kung bakit gustong gusto siya ni coach team at ng buong Ginebra dahil sa ganda ng ugali niya. Samantala, ngayon ay lumipat naman tayo sa usapan tungkol kay Jamie Malonzo. Ayon sa mga source, hindi pa daw talaga todo ang pinapakita niya sa mga naglaban nila dahil kahit papaano ay naninibago pa rin daw siya sa sistema ni coach team at pati na rin sa mga kampi niya. Pero pagdaan nga daw ng mga ilang games, sigurado mas gaganda pa ang lalaro ng Ginebra at mas katatakutan talaga sila. Sa tingin ko, tama lang ang sinabi nito ni Jamie Malonzo dahil medyo kinikilala pa nilang isa't isa. May mga nawala sa kanila at may mga bagong players na dumating. Pero kapag tumagal-tagal nga, sigurado mas gaganda pa ang chemistry nila at mas magiging solid pa ang lineup nila. Thank you for watching. I-comment mo naman ang salubin mo tungkol dito. Please subscribe na rin sa aking YouTube channel at pakilike na rin ang ating video. Huwag sana kayo magsawang sumuporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat at magingat kayo lagi.